Noong 14th century ay may epidemya na kumalat at kumitil sa milyong-milyong katao. Ito ang tinatawag na Black Plague o Black Death dahil ito sa bakterya na Yersinia pestis na nanggaling naman sa mga daga. Sinasabing nagsimula at naikalat ito sa mga bansa sa Europa at Asia dahil sa mga barkong naglalaman ng mga pesteng daga. Ito ay naipapasa sa mga tao sa pamamagitan ng mga pulgas o fleas na galing sa daga at sa pamamagitan ng paglangkap ng mga droplets na galing naman sa apektadong tao. Nagdudulot ito ng mga sintomas ng pamamaga ng kulani, pananakit ng ulo, lagnat, pananakit ng tiyan, pagtatae, pagsusuka at mga sintomas sa baga tulad ng pananakit ng dibdib at pag-ubo. Sinasabi na sa mga panahong iyon, sa oras na magkaroon ka nito ay asahan mo nang mamamatay ka. Ang epidemyang ito ay kumalat sa iba't ibang lugar, lalo na sa Europa at Asia, na kumitil ng mahigit 350 to 375 milyong katao sa pagitan ng taong 1346 hanggang 1353. Maaari kayang maulit ito sa panahon natin ngayon? Ang ENCOV na ba ang susunod na Black Death? Ayon sa latest update, ang mga apektado ng virus ay mahigit 44,000 katao na at ang bilang ng mga namatay ay nasa 1,000 na din. 25 bansa na ang apektado nito at patuloy ang pagkalat ng naturang sakit. Sa kasalukuyan ay wala pang specific na gamot dito at wala pa din vaccine ang nagagawa laban sa sakit na ito. Posible bang mangyari ulit ang Black Death? Sa pagbabago ng teknolohiya at siyensya ay malabo nang maulit ang Black Death na kumitil ng milyong-milyong katao. Dahil sa panahon ngayon, nabibigyan na tayo ng mga bakuna o vaccines panlaban sa mga iba't ibang uri ng sakit at mga gamot tulad ng antibiotics at antiviral na mabisa para puksain ang mga iba't ibang klase ng mga viruses at bakterias. Mabilis na lang din ang pagproseso ng mga gamot kumpara noon at hindi pa ganun ka-advance ang kaalaman ng mga tao sa mga sakit dati. At sa panahon ngayon, madali na lang magbigay ng mga impormasyon ang mga eksperto patungkol sa mga sakit at mga solusyon para makaiwas dito sa pamamagitan ng media at ng internet. Kaya huwag masyadong magpanik, lalo na at madaming mga fake news. Ang mas mabuting gawin ay maging alisto at alagaan ang sarili. Gumamit ng mask at panatilihing malusog ang pangangatawan. May natutunan ka ba sa video na ito? Kung interesado ka sa mga ganitong uri ng video, ay mag-subscribe ka at i-click na din ang bell button para ma-notify ka sa mga susunod pa nating mga videos. Hanggang sa muli!